Na amateur ang pangalan ay Xbox, tapos Havos yung tama. Oh, bakit yung Xbox hindi Havork? Joke lang, pero pasok na tayo dito sa ating game number 3 of Onyx versus Echo. Sino kaya ang mananalo sa serie na to? And ito ha, parang balikan natin yung pagkapanalo pala ng Onyx ng game number 2 ay pinakaunang talo ng Echo sa S11. Oo nga eh, no? Finally, gusto sana ng Echo 2-0-2-0 eh. Oo. Sabi ng Onyx, hindi pwede. Ako personally, nagaganda na ako dito sa Karina at Natalia kasi it changes the playstyle eh. Parang kanina, reactive, tapos biglang sasabayan. Yeah. Ngayon, kailangan aware ang Echo na kung nasaan itong Natalia na to. Parang sinabi ni Coach Blapsy, sige nga, baguhin natin yung flow ng laro. Maglagay tayo ng Natalia. Tapos may Karina pa. Sa early game, kumbaga, laking problema talaga for Echo kasi anday mong intindihin, napakataas yung damage output nila. And even if you tank up, again, HP-based damage yung passive ni Karina. Pero ang problema naman ng Onyx is come the late game, naturally, you'd want to group up with your Echo kasi meron kang Atlas. Uh-huh. And also, kailangan ng protection ni Ben and Cutie. And having a Karina and Natalia against an Atlas is kind of hard. Kasi alam mo, yung magiging itsura ng teamfight, ano kayo, ambahan kayo ng limahan eh. Uh-huh. Even though magkakaroon naman ng vision from Natalia, parang ang hirap galawin ng lineup ng Echo. And kung sabay papasok ang isang Natalia ng at Karina, mas magkakaroon ng magandang setup din si Yawi with the Fatal Link. So kailangan talagang piliin ng Onyx yung mga chances nila pagdating ng late game. Pero habang early game pa lang, yung hindi pa naman naglilimalimahan, ito ang chance ng Onyx na makakuha ng snowball. Dapat sa 2 minutes pa lang eh, bago mag-level 4 si Yawi. Kasi tama si Midnight eh, parang sabi ni Yawi, oh, sakto, gusto niyo lumapit ha. Sige, pi-frigid breath ko kayo, uultihan ko kayo. Dapat yan, ganyan pa lang, habang octopus pa lang yung skill. Palayuin mo pa ng konti, habang pusit pa lang. Habang pusit pa lang. Ito pala yung literal squid game, no? Aside dun sa meron kang Farset at Eve, meron bang pusit? Oh, habang ganun pa lang, kumbaga yun yung mission ni Kekedot eh. Kaso, in a while, mag-level 4 na. But then grabe again, si Sanford! Sanford! Oh with the killer God. Instinct flickering in, pero ang ganda ng Prince! Ang langkit ng nilatag ni Prince! Saving Sensui! Oh, Kekedot, Kekedot! Super Prince with the kill! Wow. And Kekedot may onting pagbawi pa! Onyx dictating the early stages of the game! 2-for-1 ang nangyari at kung babalikan natin yung team fight na, actually hindi yung team fight eh, parang tatlong 1v1 na nagkaroon ng sabay-sabay. Si Ryota may sariling target, si Sanford may sariling target, na crossover lang talaga ni Sensui. Nagpagalingan sila eh, no, sa harap ng Turtle yung audience. Sabi ng Turtle, lupit naman ito mga to! Tatlong 1v1! Pero biruin mo ha, sa nangyaring tatlong 1v1 na yun, Echo pa yung nakakuha ng Turtle. Yeah. And the macro from Echo, alam nilang malayo si Sensui, kaya nag-call si Chessman na mag-turtle tayo. Ang ganda rin naman, ang ganda rin ng understanding kasi alam din ng Onyx na mahirap labanan yung Echo at that point. Kasi looking at the spells of Echo, ang heavy commitment lang nila is yung Fatal Links. And sa side ng Echo, ng Onyx, para makontest nila yung Turtle, kailangan, alam mo na usual, you zong things, kailangan mapagamit ang Dragon. And walang Dragon si Ryota at that point. So might as well i-give up mo na lang yun, kuha ka na lang ng resources para tuloy-tuloy yung farming speed sa side ng Onyx. At ayan na nga, nangangalabit lang si Kekedot while providing the vision na pwede niyang ibigay sa Onyx. So far, kailangan siguro pabilisin pa ng konti ng Onyx Philippines yung pacing nila. No? Yeah. Kasi again, this is a very early game-centric lineup with the Natalia. Yeah. At nabanggit na rin ni Midnight, pagpasok ng 5v5, mahihirapan silang humanap ng chance. Kailangan i-channel na nila si Sonic yung pagkabilis talaga ng hedgehog na yun. Ito na eh, sila na yung nagdidiktay. Tama si Midnight, yes, may Atlas pang counter go, pero guguluhin kasi ng Onyx, dadami yung mga 3v3, 2v2. Ah. Ayaw nila mangyari yung mga 5-on-5. Siguro pag late game lang dahil kay Super Friends. But then again, because of the lineup, nako, aray! Aray! Mauunahan, Sanji! With a kill! Nadaan sa Magic Worship! Nadaan sa Magic Worship! Sabi ng Echo, laban pa rin! Nandito si Atlas! Ay, tayo pa! Atlas RKO from out of nowhere! Super Friends, pinalagkit na naman! Void Crystals! Sabi ng Echo, okay lang, lakaran natin yan! Dalawa na pitas ng Echo sa engagement na yun! And munti kang pang magkaroon ng pangatlo! Kung hindi nakapag-flicker plus real-world manipulation, maraming salamat dun sa adjustment ng real-world. Dahil kung ito yung lumang real-world, yes, mas mahaba, pero pwede kang makancel. Wow. And that safety na
nabili para kay Super Friends means dalawa lang ang mapipitas sa kanila. Yeah. But Echo, it equalizes the lead. Again, yung commitment ng Echo to get that kill onto Sensui. Even Carl TZ, napagamit siyang retribution para ma-slow down yung paglaka ni Sensui dito. And with a feathered airstrike, it secured the kill. Ang pumatay sa kanya yung Magic Worship. Pero sabi nila, guys, walang skills tong mga to. Walang skills. Nilabas ang Pugita dito. Nilabas din ang Dragon. Sino makakuha ng third? Oh, Sensui! Sensui na naman. Kung siguro magkakaroon tayo ng retry count, ang dami ng lakalamangan ni Sensui. Talagang pinapatunayan na napakalupit niyang jungler. That's Onyx securing the turtle. Nagkakaroon tayo ng malupitang retry battle in this game. And now, Sanji, popoke lang ng konti ang mga miyembro ng Onyx dito sa taas. Pero mukhang nabibigyan naman nila ng spasyo si Benny Cutie na makapag-farm. Ngayon pa lang napap... Oh, flicker na ako! Ayaw na talagang pagpahingayan! Hindi tinitigilan dito ng Onyx! Ng Echo ang Onyx! Natoon pa! Nahuli pa! Papang. Nataya ng parang daga! Nahuli yung INB. Naamoy niya. Sabi niya, sige, atakihin mo ako. Sabi ni Carl TZ, naamoy kita. Ilang taon na ako dito sa liga na to. Ganito gumalaw ang mga Natalya na kakalabang ko. And again, this is the threat of having an Atlas against the lineup of Onyx. Echo will likely group up with each other kahit pa may humiwalay sa kanila. Eventually, yung lapu-lapu ihiwalay talaga yan kasi trabaho niya talaga yan. Yes. Pero mag-group up lang lagi ang Echo. Hindi nila bibigyan ng chance si Keke Dot na makaharap ng pickoffs. Oh my. And alam ni Yawi, wala kasing Purify. Expired. Sa side ng Onyx, every single time na lalaban din ng Onyx, magre-react sila, magre-respond, that's the time na mag-group up kayo. And masarap yun sa pananaw ni Yawi. Expired na dito. Umi tsaka Midnight yung threat ng isang Natalya eh. Parang biglang nag-gets na ng Echo eh. Tabi-tabi lang pala. Oo na. Kailangan lang pala ng body system. Oo. Hindi pwedeng mag-isa ka. Kailangan lagi kang may kasama kahit saan ka pumunta. And speaking of kasama, parang si Sanji yung best friend ng lahat. Oh. 4-0-2, 100% KP. Yeah. Napakasakit pa ng damage ng Feathered Airstrike niya. Very similar to what Super Friends did on game number 2. No? Lahat ng target ng Echo, binabatuhan kagad nila ng Feathered Airstrike. Hindi niya hinihintay yung KS period. Basta may makontrol, Feathered Airstrike agad. No. Babatuhan agad para lang makasigurado na may kill o may dudugo. Sisimulan na ng Echo ang turtle na to. Nangangalahati na agad ang buhay. Pero nandun si Keke Dot para magbigay ng vision. Mukhang ibibigay na lang nila to. Oh my. Ah, yung tambol na yon ay talagang damandama mo yung cheer ng Orcas na nakuha nila yung libreng turtle. Nawala bigla yung Onyx sa driver's seat. Kanina sila yung gustong magdikta ng laban. And kung papansinin mo, ang lambot din kasi ng lineup. Ayan na naman, nilabas yung Pugita. Nandito si Keke Dot sa panalikod. Rio, takaya ka lahat yung buhay. Ganda na Petrify this time. Nandun si Keke Dot. Oh! At nilatag na naman dito yung labag ni Super Prince. Pero masyado makuna dito ang side ng Orca. Sandford! Yun yung damage output na meron si Nets. Nasa likod lang si Keke Dot. Finally, Onyx. Sila magwawagi doon sa laban. 1-for-non-trade. Nahanap nila si Yawi and muntikang pang maka-foreman na bravest fighter doon si Sanford. Pero napakaganda nung ginawa ng Echo na callback kasi alam nilang ang ganda din nung ginawa ng Onyx. Oh, ganda sana nung set ni Yawi with the Flicker Fatal Leaks. Unfortunately, naka-petrify kasi yung mga members ng Echo at that time. And ang kulat din ni Sensui standing on the front lines. Hindi pa enough yung kanilang burst damage. Hindi rin naging maganda yung placements ng kanilang mga heroes kasi iba't iba sila ng agenda. May gustong mag-back off, may gustong lumaban. And that was that was one man only that Onyx took. So kahit paano, masaya yung Echo doon sa nangyaring trade na yun, even though na-burn yung flicker ni Yawi. Nets pulado dito. Nets mapapagamit ng ultimate. Wow. Hindi na makakuha pa si Yawi. At ayun pala yung tunay na laban sa patagkita. Sanji ang mabibitas dito. Free hit ng onte. Bahagya si BenQT. BenQT will take Sensui down. Nandito si Ryota. Black Dragon form. Mauli si Carl TZ. Makaka-out si Carl TZ. 1-for-1. Wala nang mauli yung Dragon Tail. Onyx maintaining the defense na meron sila. Pero that was a shutdown for Sanji na ang nakakuha ata ay si Super Friends ang nakakuha noon. So ibig sabihin yung gold na makukuha ni Super Friends dito ay enough, halos enough to get him another power spike item. Yeah. Actually, crucial dito yung existence ng Ice Queen 1. If you look at the heroes of Echo, lahat sila positional-based. Even Yawi, kasi isang beses lang siya makontrol kapag mabagal yung lakad ng pusit at wala kang flicker, medyo mahihirapan ka pagdating sa teamfight kasi ang taas ng punishing capability ng Onyx. Sensui, naghahanap ng angulo pero mukhang bravest fighter agad mula kay Sanford. Lord, low HP, sinong makakakuha nito? Walang iba, kundi
si Chessman. Ayun yung RKO from out of nowhere. Nag-call ng zone si Sanford at nakapag-zone sila. Nung wala si Shinsui at mukhang inaanap pa nila si Kekidot, sabi ni Yawi, magbaback na lang tayo. Wait muna. Echo will take this Lord at magiging patient. Fundamental playstyle talaga coming from the Echo. This is the ecosystem we're looking at. Jungler lang ang kalaban mo pagdating sa Lord fights. And nakita natin, tatlong heroes yung nakatingin kay Shinsui. Si Sanford, pati na rin si Sanji and Yawi. Even using the Fatal Links just to ensure that they get the Lord and nadami pa nga si Shinsui. And yung ganong klaseng decision-making na namumula sa Echo ay actually nakakatulong kay Carl TC to just press that retry button knowing na suportadong-suportado siya ng mga kampinya. And Onik, feeling ko kailangan na rin nilang alagaan si Shinsui. Ito yung tipo na hindi pwedeng siya lang mag-isa yung papasok. Dapat may ibang nagmamando sa mga gugulo kay Shinsui. Actually, very good point. No? Dapat mauna actually yung Black Dragon form. Ang problema lang kasi nila is kapag nauna yung Black Dragon form, may potential mag-set si Yawi. Kaso siya ang mauuna! Dito, minimension lang natin na kailangan nalagaan pero mukhang hindi na mahalagaan para wala si Tsui dito habang nandun si Kekidot. Ayan na, Mala will be rin pero mas masakit pa rin yung damage shot dito ng side ng mga Orcas. Si Carl TC soaking up all of the damage, nagpakuryente na si Nex habang si Carl TC kalahati. Boy, Carl TC taunted ngayon si Ryota. Ryota, makakapag-live seal ba siya? Mabubuo ba dito yung mga Sha Essence? Ryota! Dragon Tail, two heroes down for both of each teams habang si Sanford ay nasusunog dito. Super Prince gusto pa magsunog, pati Bush ay sinusunog din na pero wala na siyang makukuha pa. 10-7-2-2. Nakapag-depensa pa. Sanji! 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 One more! Hindi niya mapapatama yung dulo pero Onik na may maintain nila yung 3K gold lead ng Echo pababa lang ng pababa. And this is good para sa Onik kasi nabibilan nila ng oras yung sarili nila. Grabe si Sanji. Imagine mo, natalo ko na sa clash. Gusto pa humi-lights. Laban pero pa rin. Importante dito yung ginawa ni Kekidot. He took out the carry. Kapag wala yung carry sa side ng Echo, sobrang reduced. Greatly reduced yung damage output na binibigay ng mga Orcas. And nakikita natin ngayon, actually si Sanford pa nga, yung pinakamataas ang damage output. Kasi si Benny QT, hindi siya allowed maging aggressive kasi kailangan nilang hanapin talaga si Kekidot. Even if sabihin natin may mga sets na binibigay si Yawi, kapag hindi nila kita yung Natalya, hindi siya pwede basta-basta lumabas. That time, 3-9 nila yun and na-punish kagad siya nung Natalya. And this is the power of that Natalya pick. Kahit mapa 5v5, kung may makitang opening, kung maiwang mag-isa yung marksman, dahil imposible naman na iikutan nyo lang yung marksman nyo buong teamfight, may mga kanya-kanya din kayong targets, and magkakaroon parate ng isang window na pwedeng pumasok si Kekidot. At kung walang flicker o walang, let's say, wind of nature, ay talagang mahihirapang mabuhay doon si Benny Cutie. Pero 10 segundo na lamang ay lalabas na ang Luminous Lord. Yeah. Magiging game-breaking to for both squads considering na habang tumatagal to, ay nawawala na rin ang effectiveness ng isang Natalya. Natuto si Kekidot mawala man yung effective test niya nung una, may sobrang ganda ng chance na nakuha niya kanina nung nakapita siya doon sa backline. Yeah. And you need a lot of patience to do that. I think the problem right now for Onik is wala silang setup hero. Ooh, Shinsui, hindi ata kita ng Echo yung dinaanan nung Karina. Kita ata. Ito na, Ryota. Sisimulan ang laban na to. Naglabas. Pukita laban sa Dragon. Unahin si Sanji dito pero naging Phoenix naman. Oh. Ang kanyang kalaban. Yung Lord dito ay mukhang marireset. Si Super Prince ang uunahin dito. Si Nets naman ang sumusuporta doon. Super Prince sa paggamit na ng ultimate. Alam na dito na ngayon kung wala ng ultimate sa base. Oh. RKO! From out of nowhere. Sabi dito ni Yawi. Nandun si na Ryota. Binabanata ng Lord. Lord! Sino makakakuha? Walang iba kundi si Shinsui Instincts. Sabi naman ni Nets, may damage output ako. Susubok ba si Benny Cutie mag-split? Sanji. Hindi na. Sanji, inabol pa rin ang Dragon. Dragon Tail magme-miss out dito. Pero tunted ka, boy. Sabi dito ni Carl TZ. As Echo, hindi ba nila nakuha ang Lord? Nakuha naman nila ang mga kills. 2-4-1 ang naging exchange doon. And Onik, they secure another major objective. Grabe na yung retry battle dito ng Shinsui. Ito yung tipo na pag tinignan mo yung KDA niya, 0-4-5, sabihin mo, wait lang, parang medyo off game ata yung jungler. Pero yung mga ganong moments, yung mga ganong pag-secure ng objectives, doon mo makikita ang tatak ng jungle. Pinapakita lang ni Shinsui na talagang ni-rehearse, pre-practice niya yung retry na yan kahit anong mangyari. Klarong-klaro sa series na to, mas maraming
maraming na-retry si Sensui kaysa kay Carl. Very consistent pagdating sa contesting ng objectives. Ang ganda rin nung ginawa niyang lakad doon, talaga nasa gedli siya, hindi siya nakita ni Carl TZ. Ang ginawa ng Onyx is talagang kinumit nila yung Black Dragon form, pero tulad na nabanggit natin kanina, ang problem kasi doon is pwede mag-disperse ang Echo, and then when they re-engage, gagamitin ni Yawi yung kanyang Fatal Links. Ang problema, nahati yung attention ng Echo. Gustong ituloy ni Carl TZ yung Lord Take, and nasa harap niya si Sensui. Problem was, nakapag-commit na sila sa Sanford sa may bandang kanan, and gusto nilang labanan yung Onyx, and then nag-shift ng pressure yung Onyx. Sabi nila, guys, hindi importante yung team fight dito. Ang pinaka-importante, contest natin yung Lord from Carl TZ. Tightly contested series, 15 minutes in. Lamang pa rin ang Echo ng 1,000. Pero ito yung tipo na lamang na alam mong konti lang yung mailalabas in a big team fight. So magiging up to the mechanics. So yung mga microhan na ng mga players natin dito, or even macro. Yeah. Baka may isang magandang conceal play o may isang magandang rotation na kaya magpanalo for either squads. But for now, medyo kontrolado ng Onyx ang mapa. Pero Echo pa rin ang may hawak ng gold lead. Nag-iba talaga eh. Minimension natin kanina yung Onyx na dapat yung early game sa kanila. Pero hinihintay nila yung Fatal Links mawala. Hinihintay nila bago pumasok. And hindi to bago kay Sensui. Yung ganong retry, nakita natin yon last season. Doon na buo nung in-interview siya, na tinanong siya, paano mo nagawa yung retry na yon? Instincts lang. And tuloy-tuloy pa rin up until this season. Sensui, making a name for himself. Kahit na 0-4 yung kanyang hero, yung mga retry na yon, say, game changer para sa Onyx. Objective say, and yung pinaka-importante pang objective, which is the Lord, kasi ito yung nagsiship talaga ng pressure. Also, would want to point out yung presence ni Keke Dot in this game. Again, it's not allowing Benny Cutie to play the usual playstyle na very aggressive, kasi kailangan niya talaga ingatan yung pwestuhan niya rito. Forced even to buy steel leg plates on 4 heroes. And ang gusto ko, ang isa pang gusto kong ginagawa ng Onyx dito, si Ryota, ang dinidikitan niya lang si Carl TZ. Kasi si Carl TZ rito, wala siyang dominance eyes. Okay, naku. Alam mo, kapag wala si Atlas, kapag nag-stuck yung kanyang mga siya eyes, bumabalik yung buhay niya. Yun yung tipo na literal immortal dragon siya doon sa likod. At kung makakuha nga siya ng stacks at na-zone out pa niya si Carl TZ, magiging mas madali pa para kay Sensui to secure that Lord. At ito yung pang-anime. Oh, yeah. 1v1 with a great one. Ito yung pang-episode 25. Kung magkikita nga lang sila, kung magkakaharapan lang sila ngayon, nakatingin lang yan sa isa't isa. Kung pwede lang nila retrihin ang isa't isa, retrihin na nila eh. Ano na to? Ito na may mga flashback na. Oo. Lumalabas na lahat ng pre-practice nila for the past few days. Dito na yung mga pinag-usapan nila, kung may nag-away ba. Sana naman. Wala. Alam mo yung walang tumitira sa Lord, pero nababawasan yung buhay niya. Nagpa-flashback na yan. Nagpa-flashback. Molten essence yan. One week bago ma-retry. One week bago. Abangan sa sunod na kabanata, tapos may commercial tayo. Seven episodes bago matapos tong Lord Dance na to. Pero nangangalahati na nga yung buhay, mainit. Iba talaga sa Pilipinas, men. Ano? Ang init sa Pilipinas, narutunaw si Lord. Ganito ang Lord Dance sa Pinas, wag niyong titirahin. Paano natutunaw si Lord? Molten essence yan, tsaka cursed helmet. Yan lang, konting tampal-tampal lang. Oh my G. Yawi! Nilabas sa Pukito dito, mauhuli ba ang dragon? Nandito si Ryota, nagpaka-dragon. Habang nandun si Sensui, nag-call sila ng hero. Kaya ito! At napupuruan ay si Sanji! Sanji! Habang nandito si Carl TZ, si Mr. Chessman, binabanata ng Lord dito habang pulado. Oh! Pero si Sensui pa rin! Not this time, boy! Sabi ni Sensui, akin yan! It's my time to shine! Sensui! Instincts, ladies and gentlemen! Nag-all chat na, my turn! Kinuha niya yung Lord na yon, and this is an evolved Lord marching on the top side. Onyx, they finally secure their first 1K gold lead against Echo. At ngayon, Echo naman ang nadedehado against the Hedgehogs. Pwede mo nang tawagin, Mr. Objective Taker. Si Sensui, kahit kanya, kahit sa kalaban, mapupunta pa rin sa kanya. And again, Keke Dot, always on the backline. Hindi niya nakita yung carry, pero nakita niya yung farsa. And yung commitment ng Onyx, Black Dragon form, sugod kakat sa may bandang likuran. Iwan niya yung mga jungler sa harap ng Lord. Hindi kaya tapatan. Grabe. Ng Echo. Wala Iwan silang lahat. Sagot at Iwan. This point sa ginagawang playstyle ng Onyx. Yes, lamang ka pagdating sa teamfight engagement, pero sa ginagawang split ng Onyx, hanggang ngayon nag-i-split sila, pero hindi yung base. Yeah. Yung teamfight ng Echo yung ni-split nila. Sensui is the unsung hero of this game. Nag-flashback lahat. Nung hindi pa ako sa MPL, pa-practicing ko tong retry na to.
Na, pang ilang retry na ba yun? Marami na, Manjin. Napakarami. Mga nasa anim na ata. Sobrang daming objectives ang ating nakikita in this series alone. Talagang dito natin makikita na hindi lang micro gods ang mga pinapanood natin, kundi macro-centric teams na rin. At dahil nga sa kanilang napakagandang macro, hindi nila pipilitin. Yeah. Hindi nila basta-bastang papasukin ang base ng Echo. Papatagalin pa nila ng konti, looking for the better opportunity in Midnight. I just want to go back doon sa punto na sinabi mo. Napakahirap nga naman kasi talagang labanan ng Black Dragon form na may lumilipad na kasamang Natalia. Kaya nga eh, kasi parang nagde-disperse ka na, tapos may mga exclamation points sa ulo mo. Ano yung parang, ano bang gusto nyo gawin ko? Okay, si Dragon sa taas, tapos may indie pa na Natalia na hindi mo alam. So parang, yung taga-retry, okay na, goods ako, kaya nyo na yan. Kaya ko to, Carl Dizzy, kaya ko to, ako si Sensui. No. Alam mo yung... Kay Kidot and ano eh, Ryota combo yun eh. Sumasakay yung Natalia. Ay hindi, hindi nga sumasakay. Nasa baba ng dragon. Nasa ilalim eh. Alam mo yung mga sa movie, yung parang may lumilipad na dragon tapos nasa kabayo yung ano... May sariling mission. May sariling mission, pero iisa lang yung gusto nilang mahanap. And yun, si Sanji. Yeah. Kanina pa nahihirapan dito si Sanji dahil nga doon sa ginagawa ng Onyx. And kailangan kasi ng Echo yung Feathered Airstrike. Ang laking impact ng ultimate na yun, and Echo, nag-aabang na sila ng sunod na big play. And this is one of their signature tactics na nakita natin from last season pa. Kakaiba tong group up na to, opposite of the map, kasi usually kinokontrol yung bush. Sa may mid lane, yung may bandang kaliwa. And kapag nag-spawn yung Lord, I think they will go for a fast break play here. Pero, nako! Oh no. The Predator. Ganda nung harang ni Kekidot. Alam niya, sabi niya, gawain ng Echo to eh. Lagi sila nag-fast break dito eh. Calmalicious! Setsui! Oy, may naglo-Lord na. Habang nangyayari yung mga secret missions na yon, ay nandito na rin si Carl TZ at si Setsui. Nagsimula na naman ang episode 8. Episode 25, Season 2. Season 2 na ng retry battle nila. Sino nga ba ang makakaangat ngayon? Papainitin muna nila ang dance floor. Lord, matutunaw ka muna sa mga Molten Essence. Wala na nga Molten Min eh. Yeah, kulang na lang dito. Tumunog na yung anime team song nitong dalawang junglers na to. Kamuntikan si Kekidot doon daw. Inaabangan ata ni Nayawi kung titignan mo tong, kung titignan mo yung minimap, naaamoy nila si Jerry. Naamoy nila yung daga. Ito na, kalahati na ang buhay ng Lord. The most crucial Lord of this game. Sensui ang makakahila ng konti pamunta sa Onyx. May kalamangan in terms of formation ng Onyx dito dahil nga sila ang nakahila, pero mukhang si Carl Tizzy ay makakakuha din ng kakakunti. Medyo malayo ang mga ibang orka. Nandoon din si Kekidot. Ano na nga bang mangyayari dito dahil mukhang lahat ng ito ay cover lamang sa mga totoo nilang plano. Nakita nila yung Farsa sa top lane. So alam ng Onyx na medyo matatagalan yung Farsa. O hindi pa rin nagpapakita si Kekidot. Si Kekidot mambabox out ata. Papasok si Sanford. Sabi ni Sanford, sige, try natin mag-zone. Nilabas yung Dragon. Ito na yung tunay na teamfight. Tapos na ang anime. This time si Carl Tizzy naman na makakakuha. And finally, nakapag-retry din. Nandun si Sanji sa pinakamalayong ibayo talaga para makakuha na Feather Nest Strike. Sabi ni Super Prince, ako din. Ito na naman yung Emergence Farsa na laban as Onyx will retreat and Echo will finally. This time, kanina pa retry si Carl at nakuha niya yun. At ito pa yung isa sa mas malakas na Lord. Ito yung tipo na sabi ni Carl, sige, papasarapin ko muna. Iyon na muna lahat ng mga maaagang Lord. Basta sa akin, yung pinakamalakas, yung pinaka nasa dulo. We are looking at the M4 and M2 World Champion Jungler. Carl Tizzy securing that crucial Lord. Grabe. Para sa Echo. Kakaibang flashback siguro yung lumabas kanina sa utak ni Carl Tizzy. But then again, this is the Lord. Yun yung naging Lord ng talaga laruan. Kasi nag-aantay parehas eh. For Echo, hinihintay nila lumabas yung Natalia. For Onyx, hinihintay nila bumaba yung HP ng Lord para magamit yung Black Dragon form. But then again, this time around, Zui! Okay, nandito na naman si Kekidot. Siya tinitignan ng camera. Ito yung nagiging problema kanina. Siya ang in-RKO this time! 1 minute out si Kekidot at pinaon sa lupa. Si Netsaman ngayon, tinatarget ang Lord. Nets, powerfully in! Pero nagawa sa player dito, si Mr. Sanji. Sanji na yung immortality. Pero Echo, makakabawi! Echo will take this series away! Natalo man sila nung Game 2. Na-experience man nila ang pagkat ang una nilang talo dito sa Season 11 ay mananalo pa rin sila sa tigmaan against Onyx. And right now, naririnig na natin ang drums.